Magandang araw mga bata! Ngayon ay papag-aralan natin ang asignaturang Mother Tongue. Tayo ay nasa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang interpretasyon para sa mga grapikong larawan. Inaasahang ang module na ito ay makatutulong upang malinang ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng tamang interpretasyon sa mga grapikong larawan at magagamit ang mga salita sa paglalarawan ng mga tiyak na karanasan at iba't ibang paksa. Simulan natin ang iyong paglalakbay sa pagkatuto at paglahok ng may sigla sa mga talakayan sa klase kaugnay ng wastong pagbibigay ng interpretasyon sa mga grapikong larawan at paggamit ng mga salita sa paglalarawan ng mga tiyak na karanasan at iba't ibang paksa. Nakatitiyak akong handa at nasasabikang sagutan ang unang pagsubok. Ngumiti ka at magsaya. Pag-aralang mabuti ang grapikong paglalarawan. Piliin ang letra ng tamang sagot sa mga katanungan. Narito ang pictograph na may pamagat na mga lobong na ibebenta. Sa kaliwang bahagi nito, narito ang mga araw kung kailan na ibenta ang mga lobo. Sa kanang bahagi naman nito ay mga bilang ng mga lobong na ibebenta sa pamamagitan ng mga larawan. Ang bawat larawan ay katumbas ng tatlong lobo. Narito ang mga katanungan na dapat ninyong sagutan. Una, ilan ang lobong na ibenta ni Mang Tasyo tuwing Lunes? A. 3, B. 6, C. 9. Ikalawa, anong araw ang may pinakamaraming benta? A. Lunes, B. Martes, C. Miyerkules. Ikatlo, anong impormasyon ang ipinakikita ng grapikong paglalarawan? A. Bilang ng lobong na ibebenta ni Mang Tasyo, B. Kita ni Mang Tasyo sa pagbebenta ng lobo, C. Pangalan ng araw sa isang linggo. Piliin at isulat ang letra ng iyong sagot sa sitwasyong isinasaad ng bawat bilang. Ika-apat, ano ang iyong mararamdaman kapag binilhan ka ng lobo ng iyong nanay? A. Magagalit, B. Magsasaya, C. Malulungkot. Ikalima, hindi ka makalabas dahil sa nararanasang pandemya. A. Matatakot, B. Maiinip, C. Magsasaya. Para sa ating balik-aral, basahin ang talata at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang. Ito ay pinamagatang Maghugas upang maging ligtas. Ito ay isinulat ni Elizabeth P. Carino. Sa online class ni Binibining Cruz, sa unang baitang ay laging pinaaalalahanan ang mga batang maghugas ng kamay bago kumain o kaya ay pagkatapos ng alinmang mga gawain sa kanilang mga tahanan upang maging ligtas sila sa panahon ng pandemya. Kumain din ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas upang lumakas ang resistensya ng katawan. Makaiiwas sa anumang uri ng sakit kung susundin ninyo ang aking sinasabi. Paalalang sambit ni Binibining Cruz. Mga bata, sagutin ninyo ang mga katanungan. Una, ano ang pamagat ng kwento? Ikalawa, ano ang laging paalala ni Binibining Cruz sa kanyang mga mag-aaral? Ikatlo, bakit mahalaga ang paghuhugas ng kamay?
Para sa ating unang gawain, pag-aralan ang grapikong paglalarawan at piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat katanungan. Ang pamagat ng grapikong paglalarawan ay mga bilang ng mag-aaral na naghuhugas ng kamay bago kumain. Sa kaliwang bahagi, narito ang mga pangalan ng pangkat ng mga mag-aaral. Sa kanang bahagi naman, narito ang mga bilang ng mga mag-aaral na naghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng mga larawan. Ang larawan ng lalaki ay katumbas ng dalawang bata. Ganon din ang larawan ng mga babae. Ito ay may katumbas ng dalawang bata. Sagutin ang mga katanungan. Una, anong impormasyon ang ipinapakita ng grapikong paglalarawan? A. Bilang ng mag-aaral na naghuhugas ng kamay. B. Bilang ng mag-aaral na nagsesepilyo. C. Bilang ng mag-aaral na naliligo. Ikalawa, aling pangkat ng mag-aaral ang may pinakamaraming naghuhugas ng kamay? A. Masigasig. B. Masipag. C. Matyaga. Ikatlo, aling pangkat ang mas kakaunti ang bilang ng naghuhugas ng kamay? A. Masigasig. B. Masipag. C. Matyaga. Para naman sa ating ikalawang gawain, bahagi na ng ating buhay ang ating mga karanasan sa araw-araw. At sa mga tiyak na karanasang ito, ay madalas gumagamit tayo ng mga salita upang lubos natin itong mailarawan. Piliin sa loob ng kahon ang mga salitang naglalarawan sa mga tiyak na karanasan. Isulat ang sagot sa patlang. Narito sa loob ng kahon ang mga pagpipilian. Natuwa, nagulat, nasabik, nag-alala, nalungkot, nagpasalamat. Una, nagkasakit ang alagang aso ni Ben. Ikalawa, nalimutang anyayahan ni Sam sa kanyang kaarawan si Carla. Ikatlo, unang araw ng online class. Ikaapat, nanonood kang mag-isa ng TV. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Ikalima, ipinaghanda ka ng pagkain ng iyong ina. Tandaan, mas madaling mabatid ang mga impormasyon sa tulong ng grapikong paglalarawan. Ang bawat karanasang nararanasan ay nagbibigay ng aral na maaaring gawing gabay sa buhay. Gumagamit ng mga salitang naglalarawan upang maayos na maipakita ang mga tiyak na karanasan. Narito pa ang ilang katanungan upang matiyak ang iyong mga natutuhan. Una, ano ang tawag sa paraan ng pagpapakita ng mga impormasyon sa tulong ng mga larawan? Ikalawa, paano nakatutulong ang grapikong larawan sa pagbibigay ng impormasyon? At ikatlo, paano natin mailalarawan ang tiyak na karanasan sa ating buhay? Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, sagutin ang tanong sa tulong ng mga grapikong larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Ipinapakita ng grapikong paglalarawan ang mga batang kumakain ng gulay at prutas. Ipinapakita sa kaliwang bahagi ang mga pangalan ng pangkat. Narito ang pangkat abokado, mangga, at bayabas. Ipinapakita naman sa kanang bahagi nito ang mga bilang ng batang kumakain ng gulay at prutas sa pamamagitan ng mga larawan. Ang bawat larawan ng prutas at gulay ay katumbas ng tatlong bata. Sagutin natin ang mga katanungan sa ibaba. Una, anong impormasyon ang ipinakikita ng grapikong larawan?
Ikalawa, aling pangkat ang may pinakamaraming kumakain ng gulay at prutas? Ikatlo, ilan lahat ang batang kumakain ng gulay at prutas? Para sa ikalawang bahagi, punan ang patlang ng tamang salita upang mailarawan ang tiyak na karanasan. Ikaapat, ipinagdiriwang ni Annie ang kanilang kapistahan. A. Masayang, B. Malungkot, C. Mahinahong. Ikalima, hinintay ni Cassie ang pagdating ng kanyang ama mula sa ibang bansa. A. Matiyagang, B. Malungkot, C. Masayang.